Hello. Hello, Papa Jack. Papa Jackson. Papa Jackson, yes. Ayan. I'm sorry. Pwede po bang ano? Naka-loudspeaker po kayo? Hindi po, hindi po. Naka-headset? Hindi rin po, cellphone. Ah, cellphone. Opo. Baka maingay. Ay. Patayin ko po yung aircon. Wow, social, may aircon. Mayaman, may kaya sa buhay. Hindi po, nangungutahan lang. Ang pangalan mo talaga, Eros? Opo, opo. Ah, talaga? Bakit ganun parang ang ingi? Parang ninunguya niyo po yung telepono? Hindi naman po. Kasi... Eros? Opo, opo. Ayan. 43 ka na? Opo. Naku, may edad ka na. Diyos. Hindi naman po. Hindi ako makarelate kasi ano lang ako, 29 lang ako. Sa part na yan, huwag ka nang kumontra, ha? Hindi naman po ako kumontra. Mag-away na lang tayo pag kinontra mo yung edad ko. Anong ginagawa ni Eros sa buhay? Nasa personal close insecurity. Nakatawag ka na, di ba? Hindi po. Kagabi po, hindi natuloy. Ah, okay. Hindi kasi may nakausap ako na close insecurity na ng trabaho. Kaya kala ko yun. Hindi po, iba po. Ayan. Ano ka? Tawag nito freelance or ano? Or agency? Or talaga? Direct sa boss. Ah, direct. Oh. Kasi nung nakaraan, kumain kami ng best friend ko sa Malate. May katabi kami lamesa, may nakaupong sobrang laki ng katawan. Mm-hmm. Kumakain siya. Oh. Pero pag habang kumakain siya, ang likot ng mata niya. Nung pala, binabantayan niya yung kuryano sa kabilang lamesa. No, ganoon talaga. Oo, di ba? Parang hindi nagpapahalata. Pero pag tayo ng kuryano, binitawan niya lahat ng kinakain niya. Minum siyang tubig, umalis sila. Ganoon talaga. Oo, di ba? Anyways, gaano ka nakatagal sa larangan na yan? Sa security, more than 10 years. Pero, matagal na rin? Yes. Ano ba yung mga qualification? Halimbawa, ako gusto kong, ma'am, hindi na ako DJ, gusto kong maging close and security guard. Papasa ba ako? May training naman yan, Papa Jackson. Ah, talaga? Pero tingin mo sa akin, papasa ako? Ang basic qualifications. Huwag mo akong ginaganyan, tinatanong ko lang kung papasa ako. Sagot ko na ako bulahin, kung hindi, matatanggap ko naman. Hindi ba, yung basic qualification kasi is kailangan college graduate at at least 5 years experience in security. Ibig mo sabihin sa akin, kailangan college graduate? Pagka ex-military ko or ex-government employee. Hindi papasa ang senior high school graduate lang? Hindi po. Hindi. Para saan ba ang K-12? Anong pusa talaga, wala nang naitulong sa atin. Galit-galit sa K-12. Magbabodyguard na lang ako, hindi pa pwede yung senior high school graduate? Ano yun? Nakakaloka. Siguro nakakatawa ako magbantay, no? Eros, no? Hindi ko alam. Papa Jackson, eh. Pag parating na binabantay, oh, tabi! 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 May VIP! Howie boys, tawag dyan. Howie boys. hindi pwedeng ganun kaingay, di ba? Hindi pwede. Masisisante ko agad. Tabi! Oh, tabi! Sa mga events, pwede yan. Pag-aaron at saka sa mga ano, pagka-eleksyon niya, pwede yan. Hindi ako nang mag-apply. Sige, mag-apply na lang kung amo ako nalang bantayan nyo. Anyways, may asawa ka na? Actually, yun yung concern ko, Papa Jackson. Hmm. Medyo ayoko ng tattoo. Ayaw mo nang? Ayaw ko ng tattoo. Biglang nakita ko siya. Meron na eh. Ah, umuwi ka ng bahay, may tattoo na? Hindi naman. Nakita ko siya. Nag-video ano kami. Video ko. Ah, long distance ba kayo na asawa mo? Hindi naman. Sa ano siya eh. Sa nearby provinces. Ah, baka naman prank lang to. Baka naman wala talagang tattoo. Baka henna lang. Tattoo eh. Saan nakalagay yung tattoo? Sa braso lang naman. Ah, ano nakalagay sa... Ano nakalagay sa to? No parking, gano'n? No U-turn? No? Hindi naman, ano, parang symbolizes daw yung ano eh, yung kung ano yung gusto niya sa buhay, parang gano'n. Hindi naman siya tribal, hindi naman obscene, hindi naman ano, parang ano lang siya.
mga cartoon character, mga ganun. Anong cartoon character ang nag-symbolize ng buhay? Unicorn. A unicorn. Malaki, isang dangkal, ano, 1 inch, 2 inches? Siguro mga ano, 3 by 4, mga ganun. 3 inches by 4 inches? Yes, so. Malaki yun, ha? Sinlaki ng cellphone yun. Yes, so. Oo, sinlaki na, tama, chairman. Para sinlaki ng cellphone yun, ganun. Hmm, talaga. Kailan mo nalaman? Ang gabi, kaya nga gusto ko tumawag ng gabi. Hmm. Kailan kayo nakita ng misis mo? Hindi pa. Ha? Hindi pa, personal. Balik ka gabi sa video call lang. Ah, wait lang. Kailan? Asa, ang pinag-usapan ba dito, misis mo? Yes, so, papalyak. Ah, kailan kayo ulit nagkita? Saturday lang, last week. Before, nung umalis ka ng probinsya, hindi niya nabanggit na may plano siya or matagal lang yung hinihiling sa'yo yun? Wala pa, wala pa. Ah, bigla-bigla lang. So, parang nagulat ka na may ganun siyang side, parang ganun. Nagpaalam. Sino raman naging, I'm sure may impluensya yan. Sino naging impluensya sa kanya? Siguro, ano siya eh, fan siya siguro ng mga nagtatatay. Hindi ko alam, wala akong... Gano'ng katagal na kayo mag-asawa? 13 years. 13 years. Ilan na anak nyo? Dalawa. Dalawa niya. Sige. Alam mo naman siguro, Eros, na itong usapan natin, subjective sa akin to, no? Yes. Tatanungin mo ako kung okay lang ako o hindi, parang ganun ba? Yun nga, Papa Jack. Ako, wala, ako okay lang ako. Pag ako tinanong mo, kasi, ha? Kasi uwi ako nitong Sabado, hindi ko alam kung i-re-react. Balilalit pa ako. Nakakalungkot, kasi mag-asawa kayo, di ba? Yes. Na hindi na consider yung, ano mo, yung, tawag nito, yung preference, no? Yung gusto at ayaw. Kasi siyempre, dapat nire-respeto yon. Tama? Yun ang na-feel ko talaga, Papa. Oo, na-disrespected ka. No? Kaya lang, let's consider the fact, Eros, na two things, okay? I want you to consider this, ha, two things. Number one, we are talking about it after the fact. Tama? Yes. Wala na tayong magawa, no? Tapos na, dalawang bagay lang para maalis siya. Plantsahin mo yung balat, o di kaya, magpatato removal ka, 6 to 8 sessions, 1,000 yun. Yun nga eh. So, ibig sabihin, it's over and done. Tapos na yun. No? We are talking, di ba, after the fact. Tama? Yes. Oo. Pangalawa, pag nagpaalam ba siya sa'yo, papayag ka sa bagay na gustong-gusto niya. Ha? Ay, mas malatanggap ko siguro. Hindi, totoo yan. Tingilan mo. Hindi ka papayag. Huwag mo kong lukuhin. Hindi kasi, Papa Jack, nagbanggit na rin ako sa kanya. Pero ano lang yun, parang may nagustuhan lang akong design. Sabi ko, pagka kaya ko na. Wait lang. Mataturin ako. Wait. Huwag mong kalilimutan na nag-umpisa ang usapan natin sa linya mo na ayoko po talaga ng tattoo eh. Yun nga. Oh, exactly. Huwag mo kong babulahin. Mahirap ang bola sa programa ko, ha? No, yun. Also kasi binabanggit niya na sa akin before yun. Wait lang. Yun ang premise ko ngayon, na two things. Number one, this is after the fact. Tapos na, nagawa na, no? Okay. Nasa balat na. Okay, wala na tayong magagawa, di ba? Nakasupot na yung braso niya, tama? Mm. Pangalawa, secondly, Eros, pag nagpaalam sa'yo, maliwanag ako, hindi mo ako pwedeng bulay, maliwanag sa akin, hindi ka papayag. Clear yun. Okay. So, yun yung premise natin ngayon. Now, we are talking about it after the fact, tapos na. Hindi mo na pa pwedeng imenos sa kanya yung tato dahil nasa balat na niya eh. Mm-hmm. Diba? Siguro naman hindi ganun kababaw ang pagmamahal mo sa kanya para... Diba? Yes, sir. Oo. Now, ngayon, pag-usapan natin, ano nga ba ang tattoo? Ang tattoo kasi, pare ko, for, di ba, historically, ang tattoo ay, ano yan, para markahan yung gang sa, di ba, in the ancient times, tribal identity yan, eh, tama? Para markahan yung tribal, ano, identity mo. Tama, di ba? Para markahan din kung ano yung tribal status mo. Ikaw ba ay warrior? Di ba? Ikaw ba ay, chief ng para maintindihan mo yung ano pinanggalingan ng tattoo, ha? Yes. 'Di ba? Ganun yung origin ng tattoo eh. There was a time in China na ang tattoo, pare ko, ay tinatato sa anit. Okay. Narinig mo na ba 'to?
Hindi pa, pero nakakita na ako. Tatatuan nila yung anit ng tao, tapos papatubuin yung buhok, pero yung nakalagay sa anit, ano yun, message. Tapos, yung messenger yon, yung message na yun, papadala sa kabilang kingdom para kahit mahuli, hindi makita sa anit. No? Okay. Pagdating sa kabilang kingdom, o kaya kabilang ano, kung saan man pupunta yung mensahe, aahitin yung ulo, makikita yung mensahe. Eh, nung unang panahon, wala naman salamin. So, hindi alam ng tao nagdadala kung ano yung mensaheng dala niya. Diba? Sabi mo, ang galing mo po, ganun. May history. Kaya naman okay ba yung history lesson natin? Okay. Ngayon, in the modern times, ngayon kasi, diba, tattoo is not just ano, ay tribal identity. It's more than that. It's individuality nowadays. Tama? Yes. Diba? Kasi sa panahon ngayon, it's not only just a tattoo. It's tattoo and body modification. Your body, your responsibility, your body, diba? Your own artwork. Whatever motivates someone, magpapatattoo sila. Yun yung ano. Kaya lang syempre, pag nilagay mo sa konteksto ng relasyon ang pagpapatattoo, ibang usapan. Tama? Yeah. Kasi para sa'yo, pag magulang ka, dapat ihemplo ka rin ng anak mo. Tama, mali? Di ibig sabihin, yung anak mo balang araw, pag gusto magpatato, wala kayong karapatang humindi. Bakit? May tato yung nanay. Yun. No? So, bilang ano, bilang padre de pamilya, naiintindihan ko na ikaw ay disappointed. Yes. Di ba? Nakaka-disappoint talaga yun. Kasi imagine mo, di ba, umalis ka ng ano, ng probinsya ninyo. Malinis yung braso, pagdating mo doon, merong Pegasus doon sa bara. Ano ba, Pegasus ba? Unicorn pala. Magkamukha kasi. Parehong kabayo yun. Yung unicorn, kasi may unicorn, ba't ba Pegasus? Yung unicorn kasi, di ba, may sungay sa ulo. Yung Pegasus, may pakpak. Di ba? Pagsamahin na natin, Pegacorn. Pegasus na unicorn. Diba? So yun, no? Ngayon, pari ko, with all that things I said, anong tanong mo sa akin? Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon mo. Ano ba? Well, you have to listen. Kailangan marinig mo ang kanyang paliwanag. Diba? Yun. Kailangan marinig mo ang kanyang paliwanag. Pero, you have to instill sa utak mo na, pari ko, two things, no? Yung sinabi ko kanina. Una, nandyan na yan. Pangalawa, pag nagpaalam, di ka na mapabayag din. So kung talagang gusto niya yun, no? Sa utak ng misis mo, minsan lang ako mabubuhay eh. Diba? I wanted this for a long time. Minsan lang ako mabubuhay eh. Hindi papayag. What options meron siya? Kasi ayoko kasi na, ganito ano, Eros, baka para maano mo yung usapan natin. Ayoko kasi nalabas sa usapan natin that tattoos are bad. It's not. They're not bad. Diba? Hindi siya. Gone are the days na masama siyang tignan. Well, tapos na yun. Those are, ano, diba? The 1800s siguro, 1900s. Pero ngayon, hindi na siya, iba na siya eh. Tama? Yes. Oo, kaya lang, syempre, mag-asawa kasi kayo. Nag-iiba yung konteksto dahil sa relasyon kayo. Wala po akong tattoo, mga pangga, ha? Baka sabihin nyo may tattoo po ako. Pero I don't mind. Okay lang ako sa tattoo. I don't mind tattoos. I don't really mind. Yung nanay ko may tattoo eh, sa kilay. Tattoo pa rin yun. So yun, hindi ko alam kung anong ano. No? Sabi rito, ano daw ba reason kung ba't siya nagpatato? Hindi nakikinig si AJ. Kasi nga daw, it symbolizes her. Yung goal sa buhay. Tama, no? Yun ang sabi niya, di ba? Yung most probably. Maganon yan siguro. Eh, for now, siguro hindi mo pa nakausap na maayos yan dahil siyempre init ulo mo kaagad, di ba? Hindi nga, hindi ko rin alam kung paano ko kakausapin. Kaya yun nga, nagtanong ako sa iyo eh. Well, alam mo, Eros, it will not make her less beautiful eh. Kapag may tattoo siya, di ba? Pero pinaalam ko sa kanya na ano, naniliri kasi ako. Lalo na pagka nasa labas kami, may nakikita ako na yung mga babae na puro tatad ng tatad. Sinasabi ko sa kanya. Ay, well, yan ah. Nakita mo na. Wait lang ha. Nakita mo na yung kaplastika mo sa akin. There was a part of our conversation. Sabi mo, baka pumayag ka, pero ngayon, nandidiri ka. O, tinan mo.
Hindi kasi parang siguro papadyasa niyo ano yung puntong sana binanggit niya muna tapos hindi ka nga magpapaalam, alam mo 'yon. Kasama ako kung sakali man para nandun man ako, di ba? Di ba hindi ka, di ba hindi ka nga papayag? Eh, hindi ko alam papadyasa. Eh, pagdating doon eh, malay natin, di ba? Hindi na. Brad, you've been together for 13 years. Hindi ko siya pinagtatanggol, ha? Kung paano niya ginawa, yung pagkakaroon tattoo niya, wala akong problema doon. Pero yung paraan niya, pailalim eh. Tama? Yeah, oh, na under the table ka ng misis mo. Hindi ako pabor doon kasi hindi talaga okay yun. Diba? Kaya lang, ulitin ko, ang premise natin, nandyan na. Nakatattoo na. Number two, hindi ka naman papayag. Those are the two premise, diba, na meron ako. You have to remember, sa kaduluduluan ng panahon, diba, what may be beautiful to you may not be beautiful to her. What may be beautiful to her and acceptable may not be beautiful or acceptable to you. Alam mo, kahit sabihin natin na tumanda kayo ng 50 years kayo, you will always be two completely different people. May mga bagay na iba ka, iba sa kanya. Diba? Kahit anong gawin natin yung favorite niyang pagkain, hindi mo magiging favorite yun. Dahil magkaiba kayong tao. Diba? So kung para sa kanya, eh, it completes her existence to have that tattoo. Nung bata pa siya, gusto na niya na yung unicorn na yan, diba? Alam mo ako sa'yo, Brad, magpatato ka ng unicorn para... Tikbalang. Ikaw bahalang. Kung gusto mo tikbalang, eh di bahala ka. Anyway, yun lang naman ang ano ko. Hindi ko kasi alam kung anong i-approach ko sa kanya sa Sabado pag-uwi. Okay lang ma-upset. Okay lang ma-upset. Okay lang ma-upset. Diba? But remember two things. Number one, nandyan na yan. Pangalawa, pag nagpaalam, di ka naman papayag eh. Alam mo yan. Alam mo sa sarili mo yan. Ikaw ang nagsabi sa akin, nandidiri ka eh. Panakakita ka ng tattoo eh. Diba? Hindi ko naman masabi sa'yo na umali ka dyan kasi yan ang pananaw mo eh. Kung nakakadiri sa'yo ang tattoo, ano gagawin ko? Eh, personal mo yan eh. Kahit magalit yung mga nakikinig sa atin, I cannot take that against you kasi ikaw yan eh. Diba? O, pero sa'yo nang galing kaya hindi nagpaalam kasi ikaw nagsabi nakakadiri. Diba? Ako nga bala ko magpatato eh. Sa gilid nakalagay no parking. Eh, wala namang design pang matino eh. Tapos sa kanan, no left turn. Mga ganon. Eh. Mga ano, chairman, no? Patato ko sa batok, pedsing. Mga ganon. Okay, giraffe. Pwede giraffe. Magpatato ko ng giraffe. Kaya mga magandang approach, Papa Jackson. Well, it's okay. Di ba, ma-upset. But you have to listen o anong paliwanag niya sa'yo. And you have to accept it. Kasi she will always be a different individual to you than you. Compared to you, ibang tao pa rin siya kahit anong gawin natin. And it pays a lot and it's actually a wonderful thing to respect the individuality of our partner. No? Isang magandang bagay na nirerespeto natin yung pagiging individual, no? Hiwalay na tao ng partner natin. That's, alam mo, that's one of the best way of loving someone. Irespeto mong ibang tao siya sa'yo. May mga bagay na, you see, may mga, for 13 years, hindi mo nakitang kaya niyang gawin to, di ba? Exactly. Ngayon, mamaya, pagkatapos natin mag-usap, tanong mo rin sarili mo. Baka mamaya, you have not paid enough attention to her. Kaya hindi mo nakita tong side na to. Diba? Para sa akin, it will not make her lesser beautiful. Dahil may tattoo siya, it's okay. Mga pangga, wala pa akong tattoo ha. I just talked to my daughter nung nakaraang linggo, sinabi ko, oops, 18 ka na, hindi ka pwedeng patattoo ha. Diba, hanggang nakatira ka sa bahay ko, bawal ka patattoo. Maliwanag ko sinabi yun. Oh, pero bago tinanong mo ako, okay, diba? Halimbawa, nakilala ko si Karang may tattoo, di ba? Am I still gonna be the way I am to her? Oo naman, I don't really mind. Okay lang ako. I wouldn't care. Pero ako yun, personal ko yun.
Gets mo? Okay. Pero so, paano ko i-deal yung the fact na hindi niya binanggit sa akin, hindi niya pinaalam, kailangan pa ba namin pag-usapan yun? Or? Kailangan yung pag-usapan, pero tandaan mo, hindi ka kasi papayag pag nagpaalam sa'yo. Tandaan mo lagi yung dalawang premise ko ha, na sinabi sa'yo. Two things. Number one, nakatato na sa balat niya. Number two, hindi ka naman papayag kahit magpaalam eh. Alam mo, sa sarili mo yan. Diba? Okay. Okay, di nga nga. Nga nga. Walang magawa. Ha? Walang magawa. Well, it will not make her a lesser beautiful person. Tandaan mo yan. Alright? Pero should I tell him ba na collapse na yan? Pwede bang ganun? Nasusapan niyo yan. Kasi ganito yan. Ito, ganito. Hindi ko alam kung tama ako sa inaalang ito. A lot of the people I know na may tato, pag naumpisahan nila, lagi may kaduktong yan. Lagi na sila naghahanap ng next design. Alam ko yan. Alam mo yan. Mapagyan. Oo, di ba? Yan, sana hindi siya ganoon. Sana she was just trying to fulfill, 'di ba, an itch, 'di ba, yung kati niya na gusto ko na unicorn sa balat ko eh. Gets mo? Oh, yun yun. Na pag-usapan ninyo. Sabi mo sa kanya na, oh, the next time baka pwedeng pilitin mo naman akong pumayag bago mo gawin. Siguro ganoon na lang. Wow. 'Di ba ikaw ba yung patato? Ako? Eh, hindi ko pa ma-delicious yan. Parang minsan, gusto ko minsan, ayaw ko. Patato ka, gawin mo yung sinasabi ko nga, maganda. No parking, no U-turn, no left turn. Ganon, U-turn 500 meters ahead, ganon. Yung lakas mo kay MDA. Ano kasi yan, pari ko eh. Personal preference talaga ang tato eh. Diba? Okay? Okay, Papa Jackson. Tapos, pwede bang humingi ng favor? Sige. Balitaan mo ako pagkatapos ng ano, pag uwi mo ha. Tatawag ako? Gusto ko malaman kung nakapag-sorry ba siya, napatawad mo siya, o na-convince kanya magpatato. Yun lang ang pupuntahan niya, brad eh. Sige. Yun lang ang pupuntahan dyan. Alright, o di, ganun na lang pare ko. Kung sa kanyang unicorn, ikaw Pegasus. Parang kabayo yun. Huwag mong gawin yung tikbalang, Brad. Medyo hindi ako okay doon. Okay yun na pampelikula, pero... Di ba? Unicorn tsaka Pegasus. Mukhang magpinsan naman yung dalawang yan. Monday, Papa Jackson, balita. Okay, sige. Saan probinsya nyo? Ako, Manila ako eh. Pero... Siya? Siya... sabihin ko ba? Saan? Cavite. Malapit lang pala. Malapit nga lang. Oo. Oh, sige, sige. Uy, maraming salamat sa pagtawag, ha? Salamat din, Papa Jackson. More power. Thank you, thank you. Thank you. Ayan, ayan. Alam niyo ba na ano, kailan lang may nahukay? Icelandic, ano? Cadaver? Na nakatanim.